Introducing our officials for this match. First referee, Mr. Dante Malazarte, national referee. Second referee, Mr. Efren Gaa, international referee. Let's call on our starting lineup from our Lady Patrollers of the Philippine National Police. Wearing jersey number 1, Frances Sinia Molina. At number 2, Anna Veronica Concepcion. Wearing jersey number 9, Janine Nicole Marciano. At number 10, Michelle Datuin. Wearing jersey number 17, Melissa Camille Ogana. And making her first appearance here is number 20, Pachari Sangmuang. Libero, number 16, Justine May Tadeo. Head coach, Mr. Bob Malena. Calling on our Lady Troopers of the Philippine Army. Let's start off with their team captain with jersey number 3, Joanne Bunag. At number 5, Mary Jean Balse. Wearing jersey number 7, Christina Salak. At number 8, Javelin Gonzaga. Wearing jersey number 9, Michelle Carolino. And at number 14, Nerissa Bautista. Libero, number 2, Patricia Shatan Torres. Head coach, Mr. Rico De Guzman. Aba, maglalaro na si Tina Salak sa larong ito. Of course, in their last game, as we join you from the San Juan Arena in San Juan City, si Tina Salak po hindi naglaro para sa Philippine Army the last game. Tinanong ko sa kanya kung bakit. Give chance to others naman. Malapit na Pasko, Bermans na ngayon. Talagang ko, ano yun, confidente. Oh, very confident. This is a very strong team. Yes. Itong kupunan ng Philippine Army and the Philippine National Police will have their hands full dito. Pero nabanggit nga natin kanina, Pachari Sangmuang, seeing her first action ngayon para dito sa kupunan ng Lady Patrollers. And let's see if she will make a difference. So mukhang magsisimula siya dun sa open spiker position. On Molina and Marciano starting out in the back row. So this will be very interesting para kay Bob Malenab. Ayan po si Frances Molina. Her debut here in the Sheikh East V-League, she scored 22 points. Yes. Medyo may kalakasan po yung batang yan. Masipag kasi siya pumasok eh. Masipag right. Mag-block and hindi lang siya sa spikes kumukuha ng points. And Janine Marciano, we showed her earlier, hindi nakuha yung service doon ni Tina Salak. So Tina Salak scoring the first point para dito sa kupunan ng Philippine Army as we are underway. Frances Molina and Janine Marciano both scoring 22 points in their opening day loss to Meralco. Here is Pachari Sangmuang, subukan kaagad sa open. And Veronica Concepcion going to Mitch Datuin. Jovelin Gonzaga, turned back by Pachari Sangmuang. Ayan ang ibibigay din, ang haba rin dito si Pachari. Naglaban yung dalawang matatangkad sa yes. Harap. Yun ang hirap ano, kapag binabantayan mo someone like Jovelin Gonzaga na left-handed yes. Striker. Nakakalito for a blocker but nakuha pa rin niya yung point. And here's Veronica Concepcion on the serve. Backset ngayon, Ging Balse. Off the net. Well played that time by Mitch Datuin. Salak now on a quick set to Balse. Concepcion on the backset now to Camilo Gana. Tina Salak now. Jovelin Gonzaga off the block of Datuin and no coverage coming there from Janine Marciano. Masyadong malayo. Oo. Hindi na umabot. Pero yan, si Gonzaga, napansagan na nga natin, the bionic Ilongga. Yes. And she showed us why in that last attack. If it's Fun Family Pizza, it's gotta be Shakey's. Ito po ang taga-Davao na si Ging Balse. Reception is not there. So a bad start para kay Frances Molina. Or make that Janine Marciano in terms of reception para sa PNP. Pangalawa na yan. Kanina kay Tina Sala, aking service. Of course, the Marciano-Molina connection coming from San Beda College in the NCAA. Ito yung mga batang-batang player dito ng PNP. Free ball going to be given up here by Sangmuang. Tina Salak now going to the open for Michelle Carolino. Concepcion now for Pachari. Coverage is there para dito kay Tina Salak. Here is Michelle Carolino once again relentless attacking from the former national team player. Saya panoorin ng ano no ng Team Army kasi right. Alam mo makakakilala sila, tagal na lang magkakasama and of course ano alam na nila yung galaw ng isa't isa. So tapos na eksperimento rito sa likuran para kay Marciano, papasok na po itong si Dame.
seeing her first action of the match, the former Adamson spiker. And into the net para dito kay Gingvalse. Ayan ang kailangan iwasan din ng Army dito, Michelle. Okay, lakas nga ng opensa nila, lakas ng depensa nila. Pero pag namimigay naman sila ng punto sa errors, makikinabang talaga itong PNP. Oo, tsaka tataas ang kumpiyansa ng kapitan team pag nakikita nila ang kalaban nila na nag-e-error. And now serving, isang dating schoolmate ni Michelle Gumabaw. Naging coach ko din yan. Oh, wow. So Michelle Datuin, na ano, fit na fit pa rin after all the years that she has serviced the volleyball. Eto ngayon si Concepcion going to Molina. Salak. Ah, it's a lifting violation. Nag-alangan si Tina that time. She was almost there. Oo. Yun ang advantages kapag matangkad ang setter. Ayun din ang disadvantage. Hindi mo alam kung ano gagawin mo. Underhand ko ba ito? Paano ba ang tanggap ko rito? So another error for the Philippine Army. That win on the serve. Torres is there. Bunag will do the setting for Jovelyn Gonzaga. Hindi mo mabanta yan pag left-handed. Ano, sumusobra siya. And sanay ang mga tao, sanay ang mga blockers ng mga right-handed spikers talaga. Rexona anti-perspirant deodorant, it won't let you down. At tandaan din natin na si Sang Wang, although she has played against Gonzaga before, kailangan kapain niya ulit as Nene Bautista converts on the gift. Galing doon sa reception na yun ni Sang Wang. Degarong degal. Oo. Saka si Nene, haba rin. She's about 5'9". Another former member of the national team. Actually, titignan ko itong lineup na to eh. Hindi lang nag-national team. Yung hindi lang nag-national team dito as that cross-court hit connects. Or misses rather. Yung hindi lang nag-national team dito si Joanne Bunag. Yan pa yung captain nila. Yes. But magaling kasi si Joanne Bunag ever since. And now she's playing her original position. Center spiker siya ngayon. Of course, because of the injury to Jack Alarca, balik gitna ulit itong si Joanne Bunag. Here's Tina Salak now going to Gonzaga once again. This time dug up by Justine Tadeo. Sang Muang, Carolino, Salak now. Combination for Bautista. Cross court. Single block. Hindi na mapigilan ng single block na ganun. Pag ganun kataas ang kuha ng isang Nene Bautista. Mainit na pagsimula para dito sa kupuna ng Philippine Army. They're up by 5.